Hi guys, dito po sa post na ito ni Megastar. Nako, apektadong apektado na naman ang mga kababayan nating Pulangaw. Talaga lang? Talaga po, nag-iisip pa ba ng tama itong mga uto-uto nating kababayan? Nako, matindi. Lahat ng makita nilang post ni na Kiko, ng family ni Kiko, ni Atty. Lenny Robredo, ng family ni Atty. Lenny Robredo, at syempre yung mga personality na alam nilang kakamping din. Lahat ng post na makita ng mga yan, alam niyo ang ginagawa, minamasama. Nagmamarunong itong mga Pulangaw nating kababayan, itong mga influencers, kuno na Pulangaw. Araw-araw nagmamagaling. Araw-araw, akala naman may mga alam, di ba? Matindi. Okay, so ito ay simpleng post ni Sharon Cuneta tungkol sa kanyang nabili na bagong belt, Hermes belt. Pero hindi nakita na itong nag-share na yung kanyang belt na Hermes ay 20-year-old na, kaya gusto niyang palitan. Ito, finally, I got my new Hermes belts. Belts, baka marami to. My 20-year-old ones are still too tight, pero lapit na. Plus a few other things at the Lax Hermes store. Ang bait nila, napabili pa ako ng tuloy ng iba. I have always loved their cashmere throws too. So got myself a couple of new ones plus bracelets. Okay. So ito yung flex ni Sharon Cuneta tungkol sa kanyang shopping sa Hermes store at yung pagbili nga niya ng kung ano-ano. Anyway, megastar ito. Bilyonaryo. Okay, ibig sabihin, afford niya yan. Natural lang na ang isang megastar ay may mga ganitong investment. Kasama yan sa pagiging celebrity, yung maka-purchase ng mga branded luxury goods. Kasama po talaga yan. Investment nila yan sa kanilang karera. So, ito naman ay hindi talaga maiintindihan ng mga Pulangaw. Siguro lang, inggit. Inggit na inggit kasi. Dahil kahit anong pilit ibagsak or gawa ng kung ano-anong negatibong kwento ang family ni Sharon, wala namang nangyayari. Diba? Minsan nga, hindi na halos pinapansin ng family ni Sharon. Sabi nung nag-share, ang lakas daw maka-flex ng Hermes. Pero si Kiko wagas mag-rant sa presyo ng sibuyas at saging. Malayo po yun. Yung pag-rant ng, ni Kiko sa mga presyo ng sibuyas, saging at kung ano-ano pa, lahat po yun ay rant ng mga matitinong kababayan natin at nag-iisip ng tama. Yung hindi po mga uto-uto at hindi nagmamaang-maangan. Natural lang na gawin yun ni Kiko. Hindi para sa kanila, kundi para sa ating mga kababayan. So kayong mga Pulangaw, kung wala kayong rant dyan sa mga pagtaas ng presyo at kung ano mang krisis, edi bahala kayo. Okay? Ang ibig sabihin yan, nagmamaang-maangan talaga kayo. Nagpapauto kayo at nagpapagamit. Okay? Natural lang yun ha, kay Kiko. Natural din sa atin yun. Yes, ako afford ka rin bumili ng kahit papano ng medyo mamahaling bagay dahil nagtatrabaho naman tayo ng matinding kayo, di ba? So, syempre, afford natin yun. Minsan, niririgaluhan ko sarili ko ng medyo mamahaling bagay din, paminsan-minsan. Pero syempre, nagrarant din tayo doon sa mga crisis, lalo na nga po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga kababayan din natin na ayaw magkaboses. Okay?